guys. Dito ulit tayo. Continue tayo dito sa about dun sa naunang video ko dito sa ginawa natin. Ang topic ko naman na ay kung paano ilalabas ang tone ng boses. Tulad ng dati, ito yung ginawa ko sa unang video. Pakinggan natin ha. Medyo baka magulat ulit kayo sa tunog. Hinaan nyo muna. Sa likod ng salamin, may lihim na pagtingin. Ang kwento ng pag-ibig na mahirap bigkisin. Kapag tadhana'y dumating, mahirap nang pigilin pa. Well, kung may napapansin kayo, ewan ko kung tama ako. Ang gagawin natin ngayon, topic natin, tulad ng sinabi ko, ilalabas natin yung tone ng boses. Medyo, syempre, alam mo, di ba, lubog yung, parang, hindi masyadong buhay yung boses. Medyo nasasapawan pa rin ng minus one. Pero yung brilliant, saka wala dun eh. May haze siya, pwede natin dagdagan, pero mag-filter tayo para hindi masyadong masakit sa tenga. Iba-bright ko yung boses, yung tone ng boses ilalabas ko. Yun ang topic ko ngayon. Ngayon, ang ginamit ko nung una, CLA-76, Pub Filter, EQ3, H-Comp, Big Child, saka R-Box Mono. Ngayon, maglalagay tayo ng isa pang equalizer. Pub Filter ulit. Para sa akin, the best tong Pub Filter na to. Ilalagay ko siya after ng H-Comp. Ngayon, solo play natin para marinig nyo yung gagawin kong timpla. Maglalaro tayo sa 200 to 400 kilohertz na frequency para mailabas natin yung tone. Ilulup ko siya para paulit-ulit habang tinitimpla ko. Pakinggan nyo ha. Sa likod ng salamin, may lihim na pagtingin. Ang kwento ng pag-ibig na mahirap bigkisin. Kapag tadhana'y dumating, mahirap nang pigilin pa. Sa likod ng salamin, may lihim na pagtingin. Ang kwento ng pag... Ngayon, para sa akin okay na siya. Lumabas na yung tone ng boses. Brilliant, unti pa. Magdadagdag tayo mamaya sa high. Pero syempre, tataas yung hiss niya. Tulad yan, meron dito analog yan. Normal yan, meron yan. Pero pwede mo tanggalin yan. Nasa, depende rin kasi sa ano yan, sa plugins. Kaya may noise. Ngayon, ipiplay natin kasabay ng minus 1 habang binabypass ko saka inoon ko. Sa likod ng salamin, may lihim na pagtingin. Ang kwento ng pag-ibig na mahirap bigkisin. Kapag tadhana'y dumating, mahirap nang pigilin pa. Pansin nyo, ulitin ko, ito naka-bypass siya. Sa likod ng salamin. Ngayon, patayin ko yung bypass, maka-activate siya. Sa likod ng salamin, may lihim na pagtingin. Ang kwento ng pag-ibig na mahirap bigkisin. Kapag tadhana'y dumating, mahirap nang pigilin pa. Without. Sa likod ng salamin, may lihim na pagtingin. Ang kwento ng pag-ibig na mahirap bigkisin. Kapag tadhana'y dumating, mahirap nang pigilin pa. Sa likod ng salamin. This, nandun yung tone ng boses niya. Ramdam mo yung boses.
Pero yung nakukompress pa rin ng pig child, kaya nilagay ko siya before pig child para nakukompress ng pig child yung dynamics. Ngayon lalagyan natin ng brilliance kasi kulang siya ng, para sa akin kulang pa ng unting high, dadagdagan natin ng high. Tayo. Sa likod ng salamin, may lihim na pagtingin. Ang kwento ng pag-ibig na mahirap bigkasin. Kapag dadhana'y dumating, mahirap nang pigilin pa. Minsan ang gamit ko dito sa vocal para i-brilliance ko yung boses, mailalabas ko siya, maibabakat ko pa. Ang ginagamit ko API. Minsan ito API 500B. Yan, ilalagay ko sa 5K. Pero testing natin, off ko muna itong pop filter. Tapos i-ano ko ng 2 dB muna. Bypass ko muna. Sa likod ng salamin, may lihim na pagtingin. Ang kwento ng pag-ibig na mahirap bigkasin. Kapag tadhana'y dumating, mahirap nang pigilin pa. Sabay natin sa minus 1. Hindi siya nakapipass. I-bypass ko muna. Sa likod ng salamin, may lihim na pagtingin. Ang kwento ng pag-ibig na mahirap bigkasin. Naka-bright na siya, di ba? Sa 5K. Tapos dadagdag tayo sa 200 or 180 ng low mid. Tignan natin. Sa likod ng salamin, may lihim na pagtingin. Ang kwento ng pag-ibig na mahirap big. Kaya minsan, ginagamit ko pa filter kasi, lalo na sa gain. Ito kasi, 2, 4, laki ng mga agwat. Kailangan ko ng manual na dB, na itataas ko yung dB manual. Kumbaga chromatic, kumbaga sa gitara, tuning chromatic. Ito hindi kasi siya chromatic eh. Pag inangat mo, 2 dB agad ang angat. Kaya minsan, pag gusto ko lang i-bright, ito ang ginagamit ko. Pero pag manual brightness, sa kind tone, ito na ang gamit ko pa filter. Ikumpara natin ngayon, naka-on ngayon ang API, ang naka-on na. API mo na. Sa likod ng salamin, may lihim na pagtingin. Ang kwento ng pag-ibig na mahirap bigkasin. Kapag tadhana'y dumating, mahirap nang pigilin pa. Ngayon, pop filter naman ang gamitin natin. Compare natin sa API. Sa likod ng salamin, may lihim na pagtingin. Ang kwento ng pag-ibig na mahirap bigkasin. Kapag tadhana'y dumating, mahirap nang pigilin pa. Then pop ulit. Sa likod ng salamin, may lihim na pagtingin. Diba, mas manual mo na-adjust sa pop filter. Any kind light like this, pwede mo siyang gamitin. Kahit hindi pop filter, para EQ. Ang the best na gamitin yung ganito. Maraming brand na ito na patulad nito. Pero the best tong pop filter. Murat na, madali pang gamitin. Saka accurate siya. Ngayon, nataas natin lahat, bright. Sa likod ng salamin, may lihim na pagtingin. Ang kwento. Magbabawas tayo ngayon ng hiss. Gagamit tayo ng de-esser.
ang gamit ko. Ngayon, nahanapin natin yung tinaas natin. Nasa 3,000 Hz, 300 kHz, ganyan. Adjust natin, i-wide natin. Pwede nating i-select ang male SS. Yan. Adjust natin sa 3,000. Ayan. Ilalagay natin after ng pa-filter. Ngayon, i-adjust ko siya unti-unti. Sa likod ng salamin, may lihim na pagtingin. May S aga sa unang lyrics. Try natin tanggalin yun. Sa likod ng salamin. Sabay natin ng minus 1. Sa likod ng salamin. Hindi na siya masakit sa tenga. Ibabypass ko. Sa likod ng salamin. On. Sa likod ng salamin. Mas maganda konti lang ang bawasan mo para nando pa rin yung brilliance ng boses, nando pa rin yung brightness tone. Hindi na siya ano, masyadong mga kasi pag masyadong binawasan ng his para siyang may sipon. Try natin. Sa likod ng solo natin. Sa likod ng salamin. Kaya hanggang 30 ako. Sa likod. Sabay natin. Sa likod ng salamin. May lihim na pag tinodo mo kasi siya, pwede naman. Ang problema, maggagamit ka pa ulit ng isa pang brightness. Pwede mong gawin to. Itutodo mo, 38 minus 38 niya sa 37. Sa likod. Gagamit pa tayo ng isa pang EQ, yung API. Sabi ko. Minsan, ayan ang karamihan ginagawa ng mga nagtitimpla para ma-bright nila yung boses. 5K. Tingnan natin sa 5K. Bypass muna. Sa likod ng salamin. Naka-on ko, API. Sa likod ng salamin. Bumalik ulit siya. Sabihin natin minus 1. Sa likod ng salamin. Medyo sumobra. Bawasan natin. Sa likod ng salamin. Bypass. May lihim na pagtingin. Ang kwento ng pag-ibig na. Ngayon, bawasan natin yung DSR. Gawin natin 32. Sa likod ng salamin. Bypass natin yung API. Tingnan natin. Sa likod ng salamin. Buksan natin API. Sa likod ng salamin. Dagdagan natin ng konti. To another 2 dB. Sa likod ng salamin. Masyado siyang harsh. Kaya maghahanap pa tayo ng isa pang EQ para makuha natin yung blend na hindi masyado masakit sa tenga. Try natin ng peak EQP A1A. The best din ang high nito. Ubus tayo sa 12K. Ayan. Tapos 5. Tagal ko na rin ito kasi ginagawa kaya alam ko na yung unang-unang preset na gagawin ko. Solo natin. Bypass. Sa likod ng salamin. On. May lihim na pagtingin. Ang kwento ng pag-ibig na mahirap bigkisin. Perfect yung ano niya. Kaya the best para sa akin yung high nito. Pwede natin sa 10K. Sa likod ng salamin. 12K. May lihim na pagtingin. 16K. Ang kwento ng pag-ibig na. Ulit natin.
Sa likod ng salamin, bypass. May lihim na pagtingin, ang kwento ng pag-ibig na with minus one. Sa likod ng salamin, may lihim na pagtingin, ang kwento ng pag-ibig na mahirap bigkisin. Kapag dadhana'y dumating, mahirap nang pigilin pa. Sa likod ng salamin, may lihim na pagtingin, ang kwento ng pag-ibig na mahirap bigkisin. Pakinggan natin ang buo. Sa likod ng salamin, may lihim na pagtingin, ang kwento ng pag-ibig na mahirap bigkisin. Try natin yung mga dinagdag natin, sabay-sabay natin i-op. Isa-isa natin bubuksan. Ito yung unang tipla ko last video. Sa likod ng salamin. Hindi mo na kailangan iangat pa yung volume. Kailangan mo lang siyang ilabas yung tone. Kaya yun ang ginagawa ko ngayon. Isa-isa kong bubuksan. Feedback filter, DSR. Or huli ko yung DSR. Bago yung pigtek. Okay. Sa likod ng salamin. Feedback filter. Sa likod ng salamin, may lihim na pagtingin, ang kwento ng pag-ibig na mahirap bigkisin. Kapag dadhana'y dumating, mahirap nang pigilin pa. Try natin sa 12K. Sa likod ng salamin, may lihim na pagtingin, yeah. Ang kwento ng pag-ibig na mahirap bigkisin. Kapag dadhana'y dumating, mahirap nang pigilin pa. Ngayon, okay na to sa akin eh. Pag nag-mix ka na rito sa main, may kocompress niya sabay-sabay na lahat, pero nandoon na yung tone ng boses. Ngayon, lagyan natin ng chorus. Kopyahin natin to. Ito. Kaya gustong-gusto ko tong PreSonus Studio One 4. Napakadali ng workflow ko rito, napakadali. Saset mo lang yung hotkey mo, paano mga shortcut key mo. Pero yung mga drag, mga easy way talaga, yung mga friendly user talaga siya. Kaya dito ako nag-stuck. Subukan natin hanggang chorus. Kinopya ko yung sa vocal, chorus din ang nakalagay dito. Pero verse to eh. Yan. Tapos, chorus. Yan. Verse 1 to chorus. Pakinggan natin. Sa likod ng salamin, may lihim na pagtingin, ang kwento ng pag-ibig na mahirap bigkisin. Kapag dadhana'y dumating, mahirap nang pigilin pa. Kung nag-iba ano napansin niya, mahina ang chorus. Ang pigilin, asan hirap. Kasi kinopya natin yung dito. Kasi ito, hindi masyadong pursado yung verse. Ngayon, pumwersa ngayon siya sa chorus. Napiga, nung sobrang napig child. Ngayon magbabawas tayo sa pig child dito sa chorus. At least meron na tayong preset dito ng mga ibang compressor.
ilabas natin yung CLA, mumonitor natin sa chorus, HCOM, kung gaano kalala yung piniga. Asan? Asan ka na? Bakit bigla kang nag-iba? Akala ko ay okay lang tayong dalawa, pero bakit bigla kang nawala? Asan? Asan ka na? Bakit bigla kang nag-iba? Akala ko ay okay lang tayong dalawa, pero bakit bigla kang nawala? Habulin natin ngayon yung volume, yung volume ng boses dito sa verse. Nang pigilin pa, asan, asan ka na? Nahabol na natin. Ngayon, nilaglagan ko siya ng delay, napansin nyo. Buhasan natin yung feedback. Ginawa ko siya yung ping pong and one port kasi 67 BPM siya. Automatic siya, mag-sync siya dun sa tempo. Nagbawas ako ng low cut. Nasa 263. Tapos ang high cut, 6K, almost 7K. Pakinggan ulit natin ang chorus. Asan? Asan? Asan ka na? Bakit bigla kang nag-iba? Akala ko ay okay lang. Sa likod ng salamin, may lihim na pagtingin. Asan? Asan ka na? Ngayon, medyo okay na. Magpe-fader tayo ngayon. To try natin i-fader kung medyo malakas ang boses, or pwede tayong mag EU meter. To test natin stage gaining. Ano tayo ng 16? Siguro 14. Ano muna natin yung minus 1. Dapat papalo lang siya ng hanggang 3. Abot. Ngayon, habang iaangat ko yung boses, dapat haabot siya hanggang 0 pag nagsama-sama na sila. In-adjust ko siya ang palo hanggang 3 dB. Ngayon, iaangat ko siya hanggang mapuha yung hanggang 0, pero tetengahan nyo pa rin kasi minsan hindi siya accurate dahil digital to, semi-analog style, pero ito no, yung palo niya accurate naman siya, pero hindi tayo pwede magdepende sa number, kailangan sa tenga pa rin natin. Okay. Asan? Asan ka na? Bakit bigla kang nag-iba? Parang walang nagbago yata, no? wait. Asan? Asan ka na?
masyado kong binaba yung ano, try ko nang taas na. Bakit bigla kang nag-iba? Ayun, dapat pala nasa 11 or 12. Try natin minus 1 muna. Kaya yun, sabi sa inyo, titingahan nyo kasi hindi minsan accurate siya. Minsan ginagamit ko sa instrumento lang eh. Pero sa vocal kasi ibang dynamic ng vocal eh. Hindi mo siya pwedeng iangat sobra. Kasi mas maganda pa rin sa music yung medyo nakakabakat yung instrument. Kaya itong gaining na ganito, ginagawa ko lang yun sa mga instrument. Pero sa vocal, alalay lang ako. Minsan 2-3. Magsisimula ako 2-3. Or 2. Like, tignan mo. Follow siya hanggang 2. Sumasobra man siya yung dynamic ng instrumento yun. Kasi hindi pa ito nakamaster eh. Pag nakamaster yan, mag-i-steady yan sa 2 or 1. Yan. With vocal. Asan? Asan ka na? Bakit bigla? Sumasobra siya. Doon natin nahabulin ngayon yung body. Asan? Asan ka na? Bakit bigla kang nag-iba? Akala ko ay okay lang tayong dalawa, pero bakit bigla kang nawala? Simulan natin sa verse. Sa likod ng salamin, may lihim na pagtingin. Yan, ang kwento ng pag-ibig na mahirap bigkasin. Kapag dadhanay dumating, mahirap ng pigilin pa. Asan? Asan ka na? Tugtog tayo sa chorus. Bakit bigla kang nag-iba? Simulan natin dito banda. Hirap ng pigilin pa. Asan? Asan ka na? Tugtog tayo dito. Bakit bigla kang nag-iba? Akala ko ay okay lang tayong dalawa, pero bakit bigla kang nawala? Asan? Asan ka na? Bakit bigla kang nag-iba? Akala ko ay okay sa akin. Okay na to. Try natin at parinig ko sa inyo. Lalagyan ko siya ng master pang plugins na pang master. PR5-1. Medyo malakas to. Hinaan nyo muna yung volume ng cellphone nyo or laptop nyo. Baka mabigla kayo. Tingnan natin yung compression. Asan? Asan ka na? Bakit? Focus, wide, dagdag ako, bass, attack, body, transient. Medyo malakas kumain ng catch to, kaya may delay yung boses ko eh, sa mic ko. Okay, play. Asan? Asan ka na?
akin. Diba, pag minaster mo na siya, pag minaster mo na siya, dito, ilagyan mo na ng master plugin, mastering processor kasi to, nagko-compress na lahat, lahat-lahat, instrumento, doon mo malalaman. Kaya ganyan yung ginagawa ko, naglalagay ako ng isang plugin sa main output, tinestest ko kung anong kalalabasan pag minaster ko na sa huli, itong timpla ko rito. Simula natin dito sa verse hanggang chorus nang walang nang wala tong mastering processor. Sa likod ng salamin may lihim na pagtingin, ang kwento ng pag-ibig na mahirap bigkisin. Kapag tadhana'y dumating, mahirap nang pigilin. Asaan ka na? Bakit bigla kang nag-iba? Akala ko ay okay lang tayong dalawa, pero bakit bigla kang nawala? Bubuksan ko ngayon yung mastering processor. Dagdag tayo ng buffer size muna. 256. And open bypass. Sa likod ng salamin may lihim na pagtingin, ang kwento ng pag-ibig na mahirap bigkisin. Kapag tadhana'y dumating, mahirap nang pigilin pa. Asan? Bakit bigla kang nag-iba? Akala ko ay okay lang tayong dalawa, pero bakit bigla kang nawala? Asan? Asaan ka na? Bakit bigla kang nag-iba? Asan? Asaan ka na? Bakit bigla kang nag-iba? Yun. Iyan ang kalalabasan niya pag naka-mastering processor na. Pero isa pa lang yan eh. Siyempre marami pa ako ilalagay dun sa main track output. Magagawa pa akong mix bus. Titimpla pa ako sa mix bus. Yun, bus yun ha. Gagawa ko ng bus folder doon. Then, output ko sa main, iba pang timplahan din. Hanggang sa masulit, mapino yung compressing, EQ, whatever, na kahit anong EQ gamitin mo. Basta mahuli mo yung gusto mong masarap na sa tenga, pakinggang crispy, more brilliance, pabakat yung marami pa. Marami pang plugins na pwedeng gamitin sa mastering processor. Like this. Sa Wave, marami rin akong ginagamit doon. Papakita ko sa inyo susunod. Sa ngayon, ito muna ulit. Pakinggan nyo ulit hanggang sa chorus. Then, papaalam muna ako. Sa likod ng salamin may lihim na pagtingin, ang kwento ng pag-ibig na mahirap bigkisin. Kapag tadhana'y dumating, mahirap nang pigilin pa. Asan? Asaan ka na? Bakit
kang nag-iba. Akala ko ay okay lang tayong dalawa, pero bakit bigla kang nawala? Well, yan muna ang topic ko ngayon. Kaya sana nag-gets nyo. Sana nagustuhan nyo yung diskarte ko sa pag-mimix ulit ng ganitong klaseng problema. Kailangan masolusyonan. Madami pa mapagsunog. Tenga talaga tayo dito, mga kapihit. Well, sa susunod ulit, comment lang kayo pag may gusto kayong itanong at gagawan ko ng video about dun. Maraming salamat. Ingat guys.